Magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa sulid na takapakinig mo, Sir Reggie. Kaya naman naiinganyo akong magbahagi rin ng aking sariling kwento dito sa iyong channel. Ako nga pala si Milag, Tubong Negros, pero nangyari po itong karanasan ko na aking ibabahagi sa inyo noong tumira ako kay Lola Virginia doon sa Cebu. Taong 1993, nang mapagpasyahan ng aking mga magulang na doon muna ako kay Lola Virginia sa Cebu. Naghiwalay kasi ang mga magulang ko pagkatapos malaman ni Papa na may lalaki si Mama. Labis ang nararamdamang sakit ng aking ama nung mga panahong yun. Lima po kaming magkakapatid at ako ang bunso. Nang pinapili nila ako kung kanino daw ako sasama, wala po akong pinili sa kanilang dalawa dahil ayaw kong maghiwalay sila. Kaya sa huli, napagpasyahan nilang kay Lola muna ako. 15 taong gulang lang ako ng mga panahong ito pero kahit papaano, may alam na rin naman ako sa mga pangyayari noon. Kumbaga nag-matured po ako dahil sa paghihiwalay nila ni Mama. Pakiramdam ko na walang ako ng karapatang maging normal na bata. Dahil maaga akong namulat sa realidad. Pagkatapos ng ilang linggong paninirahan ko kay Lola Virginia ay unti-unti kong nalaman ang hanap buhay niya. Isa po siyang manggagamot, kaya pala madalas kong nakikita ang mga taong may kakaibang sakit na pumupunta sa bahay noon. Nakita ko rin ang hindi pangkaraniwang libro na binabasa ng Lola Virginia ko tuwing gabi bago kami matulog. Lalo kong naunawaan ang lahat nang nakita ko mismo kung paano niya ginagamot ang 2 taong gulang na bata noon. Ayon sa ina nito, madalas raw sumasakit ang tiyan ng bata tuwing sasapit ang gabi. Mag-iingat ka sa kasambahay ninyo, Melly. Pinipigilan niyang huwag kainin ng anak mo. Pero madalas niyang pinanggigigilan itong si Mario. Kita mo itong mga pasanya dito? Yan, sa may kilikili. Wika ni Lola bago pinahiran ng langis ang mga pasa ng bata. Tahimik kong iniabot sa kanya ang mga kakailanganin niya sa panggagamot. Sinubukan ko ring intindihin ang mga salitang kanyang binubulong sa bunbunan ng batang lalaki. Una pa lang ho, Aling Virginia, napapansin ko na ang kakaibang tingin dito ni Arian sa anak ko. Hindi ko naman iyon pinagtuunan ng pansin bukod sa abala ko sa trabaho. Magaling siyang mag-alaga ng bata. Nakikita ko rin na mukhang mahal na mahal niya ang anak ko. Sabi rin kasi ng kaibigan ko, may mga kapatid din siyang pinabantayan sa kanila. Mahabang saad ni Melly kay Lola. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ko sa kanya at sa bata kong titignan mo, parang wala namang sakit. Inisip ko pang baka ayaw lang nilang dalhin sa doktor dahil malayo. Pero nang marinig ko nga may kasambahay pala sila, Ibig sabihin lang nun, may kaya ang mag-ina. Huwag kang magtitiwala sa mga taong kakikilala mo palang, Melly. Itong anak mo, namarkahan na niya ito. At sa oras na atakihin siya ng kanyang pagkauhaw, panigurado nga. Hindi na tinuloy pa ni Lola Virginia ang iba pa niyang sasabihin nang bigla na lamang napakislot ang bata nang pinindot niya ang tiyan nito. Paminsan-minsan niya rin nilalawayan ang tiyan ng anak mo. Kung maaari, paalisin niyo na iyang kasambahay na iyan, Melly, habang maaga pa. Napailing si Lola pagkatapos umalis ni Melly. Hindi ko nga lang alam kung bakit kumbinsido talaga ang Lola ko na aswang ang kasambahay nila. Lola, paano niyo po nasasabing aswang ang kasambahay ng babaeng yun kung hindi niyo pa man ito nakikita? Kuryosong tanong ko kay Lola habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng mga gamit. May nakita pa akong habak at mga kwintas na may mga simbolo na hindi ko nga lang alam kung para saan yun. Nangakmang hahawakan ko na sana ang libro, pabilis na tinabig ng Lola ko ang aking kamay. Napatras na lamang ako at binigyan siya ng daan. Lagi kong nakakalimutan ang bilin niya na huwag gagalawin o tangkaing hawakan ang mga bagay na sagrado. Hay, bata ka pa nga talaga, Milag. Hayaan mo. Tuturuan kita sa tamang panahon.
saad ni Lola at hindi na nasagot ang tanong ko. Sa halip ay inutusan niya akong bumili ng ulam sa bayan. Nakailang punta na rin naman ako doon, kaya medyo kabisado ko na ang lugar. Samahan mo na rin ang saging apo ha. Huwag kang magpapagabi sa daan. Magsasain na rin ako dito. Asya, sige na. Wika ni Lola. Pasado alas 5 na pero ayos lang dahil hindi naman malayo ang bayan. May mangilan-ngilang bahay naman akong madadaanan kahit matalahib ang daan patungo roon. Maya-maya pa ay natapos na ako sa pamimili at pabalik na sana nang nakita kong may kasiyahan pala sa plaza. Piyesta siguro dahil may mga dekorasyon at maraming tao ang nasa lugar. Saglit akong tumigil para makiisyoso sa maingay na nagkukumpulang mga tao. Ilang sandali pa ay nakita kong may patimpalak pala sa pagsasayaw. Kanya-kanyang hataw, papababae, lalaki na nasa gitna ng pabilog na tanghalan. Nakangiti pa ako habang nakikinood na rin doon nang may biglang kumalabit sa akin. Agad ko naman yung nilingon. Ngunit bumungad sa akin ang hindi pamilyar na muka. Hindi naman kasi ako madalas na nasa labas dahil ayaw ni Lola na gumagala ako. At naiintindihan ko naman yun sapagkat dayo ako noon sa lugar nila. Hi Milag, ako nga pala si Arian. Pagpapakilala ng babae sa akin, inilahad pa niya ang kanyang kanang kamay. Tinanggap ko naman yun at... Hindi po kita kilala, pero bakit kilala mo ko? Nagtatakang tanong ko sa kanya dahilan para mabitawan niya ang kamay ko. Bahagyaring nawala ang ngiti niya sa kanyang maamong muka, pero agad rin naman siyang nakabawi. Naikwento ka kasi sa akin ni Ate Melly. Dayo ka rin daw dito gaya ko, kaya naisip kong magiging magkaibigan tayo. Sabi niya sa akin. Ngumiti pa siya sa akin pero natulala na ako sa kanya. Naalala ko kasi ang sinabi ni Lola tungkol sa kanya na aswang raw ito. Pero kahit sa ang anggulo ko tignan ang itsura niya ay hindi ko makita ang sinasabing halimaw ng lola ko. Taliwas kasi yun sa nakikita kong mukha ni Arian. Matangkad na babae, morena at payat ang pangangatawan. Hindi ko talaga ma-imagine na may halimaw na nakakubli sa loob ng kanyang katawan. Sa totoo lang si Reggie nang habong iyon, tulala talaga ako at hindi makapaniwala sa aking nakita. Inisip ko pang nambibintang ang lola ko sa maling tao. Nang mga panahon din kasing iyon, hindi pa ako lubos na naniniwala sa mga manggagamot, albularyo at kung ano-ano pa. Dahil para sa akin, doktor ang kailangan nating mga tao. Iyong may alam at may pinag-aralan talaga. Ganoon ba? Pinilit kong ngumiti sa kanya kahit kung saan-saang tumitingin ang kanyang mga mata. At ni isang beses, hindi nagtagpo ang aming paningin at para bang iniiwasan niya ang mga mata ko. Gusto mo mamaya na tayo umuwi, Milag? Doon na muna tayo sa bahay. Nandun sina mama at papa. Siguradong matutuwa sila kapag dinala kita. Sa sinabing iyon ni Arian sa akin, para bang may bumubulong sa akin na huwag sumama. Naramdaman ko rin ang kakaibang tingin niya sa akin. Ay, hindi pwede. Nag-aantay si Lola sa akin. Siguradong magagalit siya kapag gagabihin ako sa daan. Sagot ko kay Arian. Pagkatapos kong sabihin yun, ay unti-unti na akong naglakad paalis sa lugar. Hindi ko na namalayan na nakalayo na pala ako doon at nang nilingon ko ang distansya nagulat na lang ako nang nakasunod pala sa akin si Arian. Umiti pa siya sa akin at agad na ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Akala ko hindi ka na muna uuwi. Tanong ko at binagalan ko ang aking paglalakad. Natanaw ko ang matalahib na daan at ang unti-unti nang dumidilim na paligid. Bahagya na rin akong kinikilabutan nang hindi ko alam kung bakit. Huwag niyo na kaming tangkayin kalabanin dahil matatalo lang kayo at sa huli mamamatay din kayo gaya ng mga nauna. Wika ni Arian. Nanlaki ang mga mata ko
sa bigla ang pagtaas ng boses niya habang nakasunod sa akin. Makipot kasi ang daan na aming nilalakaran kaya malabong magkasabay kami sa paglalakad. Dumoble ang kabang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Takot na takot akong lingunin si Aryan mula sa aking likuran. Pero nilakasan ko na lamang ang loob at unti-unting nilingon siya, pero mas lalo lamang akong kinabahan nang hindi ko siya makita sa aking likuran. Patakbong tinahak ko ang nalalabing daan pa uwi at bahala na kung magkanda sugat-sugat ako. Ang importante ay makauwi ako ng ligtas. Ilang sandali pa, nakauwi naman ako kahit na pawis at butas ang ibang bahagi ng damit. Nagulat naman ang lola ko kung bakit ganoon na lamang ang itsura ko. Walang labis, walang kulang na ikinuwento ko sa kanya ang naging usapan namin ni Aryan, hanggang sa banta nitong lubayan na daw sila ng lola ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin pumapalya itong karunungang taglay ko at talagang sinusubukan ako ng pamilyang iyan. Mabuti na lang at ikinabit ko sa damit mo itong habak. Wika ni lola at tinuro sa akin ang kulay pulang kwadrado na nakakabit sa aking damit. Kaya siguro kahit dinig na dinig ko ang galit na boses ni Aryan, ni hindi man lang niya ako sinaktan. Nalaman ko rin na matagal na palang magkaaway ang lola Birhinya ko at ang kinikilalang mga magulang ni Aryan. Iyon nga lang, bago raw itong si Aryan, kaya hindi niya agad nalaman na anak-anakan pala ito ng mag-asawang Deding at Arnolfo. Lahing gabunan daw ang mga ito, sabi ni lola. Hindi nga lang pamilyar sa akin kung ano iyong gabunan. Pero ayon kay lola, malalakas na aswang raw sila. Maalam din sa mga orasyon at ni hindi nga raw ito kailangan magpalit ng anyo at antaying gumabi. Dahil kahit araw ay kaya nilang umatake nang hindi namamalayan ng normal na tao. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy pa rin naman kami ni lola sa panggagamot. At tumutulong naman ako, kaya lang napag-usapan ng iilan sa mga nagpapagamot sa kanya na may pinateraw na mga hayop sa bayan. Wakwak ang tiyan ng mga ito na parabang halimaw ang may gawa. Palatandaan daw iyon na may dilubyong paparating. Naku, Aling Birhinya, baka naman kaya mong malaman ang mga susunod na mangyari sa susunod na araw. Ipaalam mo naman sa amin para makapaghanda kami. Oo nga naman, nakakagimbal kasi ang mga nangyayari sa kawawang mga bakat kalabaw sa bayan. Para kasing galing pa iyon ng bundok at dinala dito sa bayan para iparating sa mga tao na may paparating na unos. Ang sabi pa ng iba eh, may aswang raw na pakalat-kalat tuwing gabi at hayop ang kinakain nito. Diyos ko naman, Aling Birhinya, tulungan mo naman kami. Iilan sa mga litanya ng suki ni lola na nasa bahay para magpagamot at napag-usapan nila ang tungkol sa kumakalat na bali-balita. Tahimik namang nakikinig lang si lola sa kanila. At nang tumahimik na ang paligid ay saka na siya nagsalita. May mga aswang na pagalagala kahit umaga. Nagaanyong mga tao para hindi mapaghinalaan. Pero kahit mag-anyong puno pa sila, mauhuli ko rin ang mga yan. Sayang ang pagkakataong ibinigay ko sa kanila para makapagsimula ulit. Dahil imbis na magbagong buhay, ay ginagamit pa nila iyon para magpalakas at planuhing paslangin ako. Mahabang saad ng aking lola. Natahimik ang mga naroon. Nagtatanong ang mga mata pero walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Alam ko rin na hindi na rin naman sasagutin iyon ni Lola Birhinya. Kinagabihan ay nagtirik kami ni Lola ng puti at itim na kandila sa harap ng kanyang altar na madalas niyang niluluhuran tuwing nag-uorasyon. Hindi ko na rin babanggitin pa ang mga salitang binibitawan niya sa tuwing nag-aalay siya. Dahil paniguradong wala rin naman kayong maiintindihan sa mga yun. Ngunit hindi pa man natatapos si Lola ay nakalanghap na ako ng malansang amoy sa paligid. Kahit na nakasara naman iyong mga bintana at pinto ng bahay. Kabadong kabado ako habang nakatingin lang sa lola. Hindi ko kasi pwedeng istorbuhin siya habang nagdarasal.
kailangang tapusin niya yun. Lumipas ang ilang segundo habang palakas ng palakas ang malansang amoy na naaamoy ko. Hindi na ako mapakali at gusto ko na talagang sabihin kay Lola, pero hindi pa siya tapos sa ginagawa niya ng mga oras na yun. Maya-maya pa ay sinubukan kong tingnan ang labas gamit ang maliit na butas ng dingding. Pero wala naman akong nakita, wala akong nakitang kakaiba, kaya ibinalik ko ulit ang paningin ko kay Lola. Kaya lang, agad akong napatras nang makitang nakapasok na si Aryan sa loob ng bahay. Hindi ko nga lang alam kung papaano. Kung papaano niya napasok yun, gayong sarado naman ang lahat. Anong ginagawa mo rito? Tumahimik ka kung ayaw mong madamay sa away ng pamilya ko at ng lola mo. Sinubukan niya akong lapitan pero agad siyang napatras at nanlisik ang mga mata bago dinama ang kamay nitong halatang nakakaramdam ng sakit. Babalik ako. Makakarating ito kay mama. Wika ni Aryan at kumislot ng hinawakan ang kamay niyang hindi ko alam kung napano. Basta ba nakita ko siyang akma niya kung hahawakan ay agad niyang ininda ang kanyang kamay. Tahimik kong binalikan si Lola nang makitang wala na si Aryan sa aking harap. Ganoon ba talaga ang mga aswang may kakayahang mawala? Natanaw kong tapos na si Lola Virginia sa kanyang ginagawa. Kaya naman lumapit ako at tinulungan siya at hindi ko sinabing napasok kami ng aswang. Baka mas lalo lamang lalaki ang gulo. Kaya lang may biglang sumigaw sa labas. Nakakatakot ang sigaw na yun at hindi rin pamilyar sa akin ang boses. Dito ka lang apo, huwag kang lalabas. Bilin sa akin ni Lola bago siya lumabas. Ang tanging nagawa ko na lamang ay silipin siya mula sa siwang ng dingding. Ano na naman ba ito, Deding? Mag-iiskandalo na naman kayo sa kabila ng pananahimik ko sa ginagawa niyong pagpatay sa mga walang muwang na hayop. Ito ang igagante ninyo? Bakas sa boses ni Lola ang otoridad at alam kong puno siya ng galit sa mga oras na yun. Hindi naman ako mapakali habang nanunood lang sa kanila. Nakita ko kasing tatlo ang mga naroon. Malamang ay mga magulang ni Aryan ang dalawa at naroon din siya. Dihado si Lola. Kung titingnan, isa laban sa tatlo. Hindi ka nga nangingialam, Virginia. Pero pinapagaling mo sila at pinapayuhan na maglagay ng kung ano-ano pangontra sa amin. Boses naman ng lalaki ang nagsalita habang taas noong nakatingin si Lola sa kanila. Nakangisi naman si Aryan sa gilid kahit may kadiliman ay nakikilala ko pa rin siya dahil sa kanyang suot. Kung ganoon pala ang gusto nyo, kailangan bang may mawala pa para tumigil na ang bangayang ito? Hindi pa man natapos ni Lola ang sasabihin, agad na siyang inatake ni Aryan. At sa gulat ko ay kumalabog ang altar ni Lola dahilan para napatid ang kumikinang na kulay pula doon. Sinabi ko na sa inyong huwag niyo akong kakalabanin ulit, Deding. Pero dahil matigas kayo. Wika ni Lola bago hinawakan sa leeg si Aryan at may kung anong itinusok sa kanyang leeg ang Lola ko. Bago nito inihagis ang katawan ni Aryan pabalik sa kanila. Manghang-mangha ako sa nakita. Kahit na may edad na rin ang lola ko, pero pakiramdam ko, sobrang lakas pa niya. Hindi naman nagpatalo ang ina ni Aryan at sinubukang magbago ng anyo. Naging isang malaking hayop ito bago inataki ang lola ko. Nakita ko pang nakagat niya si lola sa kamay, pero mabuti na lamang at agad nitong inugot ang matalim na bagay sa gilid bago itinarak sa dibdib ng malaking hayop. Napaluhod ang lola ko habang nag-uusal ng orasyon. Nanindig ang balahibo ko habang nakatanaw sa labas. At nakita ko kung paano iniwan ni Mang Arnolfo ang asawa at anak na unti-unting naging abo. Nang nakitang nawala na sila, saka pa lamang ako lumabas at tinignan kung saan pumunta ang naging abo
na mga katawan nila. Pero wala na akong natagpuan doon. Kung hindi pa ako hinatak ng Lola Virginia, ay hindi pa talaga ako aalis roon. Pumasok na tayo, Apo. Gusto ko na magpahinga. Pagod na pagod ako. Wika ni Lola at tiningala ko naman siya at nginitian. Lola, gusto ko pong maging tulad niyo, Lola. Sabi ko sa kanya. At doon po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ayun, so nakapag-upload tayo ng one-shot story. Yung mga shoutout siguro sa susunod na lang na mga upload. Ganun, no? Habang wala pa tayong libon, magsingit tayo ng ano, ng kwento. Bali yung kwento ng buhay ni Enteng. Dalawang part lang din. Mabilisan lang. Habang naghihintay tayo ng libon. So yun lang. Maraming salamat sa walang sawang suporta at mag-iingat po kayo palagi.